Good morning po sa inyong lahat. Tayo po narito muli sa isang yugto ng ating COVID Bible School. At sana po ay naging maganda ang inyong pagtulog. Ngayong umaga po ang ating pag-uusapan ay may pamagat na sa panahon ng paghihirap. At ibigyan po din ang isang karotohanan na sa panahon ng paghihirap, kuminsan hindi malinaw ang bakit, ngunit malimit malinaw ang paano. Ibig sabihin, mga minamahal, ulitin ko, sa panahon ng paghihirap, kuminsan hindi malinaw ang bakit. Why? Ba't ba nangyari ang bagay na ito, na paghihirap? Ngunit malimit malinaw po ang paano. Kung ano ang ating dapat gawin. No? Maganda pong halimbawa dyan ay yung nangyari kay Job. Alam po natin, siya po ay naghirap ng grabe-grabe. No? Nawala po kanyang mga ari-arian, namatay ang kanyang mga anak, kasakit po siya ng matindi. At nung panahon pong naghihirap siya, ay para pagang hindi niya alam kung bakit nangyari yon sa kanya. No? At sabi po ng Biblia sa Job 1:1, ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natakot sa Diyos at humiwalay sa kasamaan. Siya po ay mabuting tao, ngunit siya po ay naghirap. Hindi niya alam kung bakit siya naghirap, di malinaw. Ngunit alam niya, mga minamahal, malinaw ang paano. Kung dapat niyang gawin, ano dapat niyang gawin sa pagkakataong yun. Asay po sa Biblia sa Job 1:21, hubad akong lumabas sa bahay bata na aking ina, at hubad na babalik roon, ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Tatlong bagay po ang ginawa niya, inyong paano niya. Una-una po, siya po ay nagpakumbaba. Ikalawa, siya po ay kumilala ng kapangyarihan ng Diyos. Siya po ay nagpasakop sa ating Panginoon. At pangatlo po, siya po ay patuloy pa rin sumamba sa Kanya. Kaya po isang maganda pong hamon para sa atin. Ito pong COVID na ito, hindi malinaw kung bakit nangyari ito. Ngunit mga minamahal, malinaw po ang paano. Kung paano dapat tayo tumugon, at ipong tularan po si Job, na siya po ay nagpakumbaba. Pangalawa, siya po ay kumilala sa kapangyarihan ng Panginoon, nagpasakop siya. At pangatlo po, siya po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Ang ating pong buhay bilang Kristiyano ay maaaring may hambing po sa isang pagbiyahe. Punta kang probinsya, saya ka ng bus, at kapag umanda na po yung bus, makikita mo sa bintana ang magandang tanawin, ang mga puno, mga halaman, mga hayop, mga bundok. Ngunit di mo makita ang buong pagbiyahe, ang buong paglalakbay. Ating buhay po ay ganoon. Ngunit mga minamahal, alam natin, ating mang di makita ang buong pagbiyahe, alam po natin na mula rito hanggang tayo makarating sa ating tunguhan, kasama natin ang ating Panginoon. Mula rito hanggang sa dulo ng ating paglalakbay, kasama natin ang ating Panginoon. Sapagkat sabi niya sa ating mga minamahal, hindi kita iiwan o babayaan man. Mga minamahal, sa panahon ng paghihirap, sa bawat sandali, kasama natin ang ating Panginoon. Maraming salamat.